Today is March 21, so toga picture muna. Pero ang graduation, wala pang balita kung kailan at kung may face-to-face na. Wala na, papasok sa loob. May disclaimer ang paaralan. Hindi porket naka-toga picture ka, eh gagraduate ka na. Bakit wala kang karangalang banggit, Kili? And welcome back to my Lim Challenge! May grad pick si Kilin, yung aking ama. Nasabi doon sa note, 12 to 1. Tapos, may sinasabi na pwede mag-makeup ang girls, but not too much. Pero ito masyadong kinakarir ni Kilin. Kagabi pa lang, excited na siya. Akala mo may karangalang banggit. Eh, bubulong-bulong siya. Si mama nakakahiya. Sabi niya ganun. Eh, nag-hire pa po ng makeup artist si Kilin para sa kanyang grad pick. Importante naman, ade. Kapag tapos, hindi umulit. Pakita ka, Kilin. Oh, anong oras na? Ay, mamadali. Pagka ganyan, pag-entrada mo, kailangan late-latean ka. Pag-entrada mo, ang tingin ng mga tao nasa'yo. Ganyan kasi gawin mo. Araw nga eh, nung high school ako. Ganyan. Susuotan na ng sombrero, ng abito. Abito? Yun lang, upo na. Ganon. Opa! Ganon. Say cheese. Ganon. Yun lang, wala nang ganyan-ganyan. Ngayon, ang kabataan ngayon, mag-ahir pa ng makeup artist. May mga pa-contour, pa-nose line. Ayaw ka nang nag-nose line ngayon. Dati hindi. Wala kami, basta upo na. Next. Ganon. Kaya yung toga picture ko noon, hindi na-display ng nanay sa pader. Hindi niya isinabi. Sabi ko, nay, pakahuy mo yung toga picture ko. Ay, nako! Ilagay na yun sa baon. May toga picture ako nung araw. Kinder ka na. Oh, kinder ako. Kamukha ko nun si Raisa May. Hanggang ngayon, charot. Today is March 21, so toga picture muna. Pero ang graduation, wala pang balita kung kailan at kung may face-to-face na. So, eto, ibablog natin yan mula sa pag-makeup, sa pagpipinta ni Jomel. By the way, si Jomel po ay kumuha ng kursong pagpipinta sa mukha ng crush course. Crush course? Kaya yung mami na yung makeup niya, ayan, puro crush. Crush ang mukha. Mga nag-crush. Hindi, ayan. Kumuha ka ng kurso, no, Jomel? Ano yan? Sa may ano, Swesh. Ba yun? Oo. Sa Sush. Ano ba sa ganun sa akin? S-U-E-S-H. Sa mura pa lang. Mas mura. So, yung mga pinipintahan, nakaupo o nakahiga? Both. Pero mostly, nakaupo. Oo, mga nakaupo, no? Si KOG nagbayad. Si KOG yung nag-sponsor. Nag-sponsorship. Tapos, no, may graduation din kayo, no? May parang may gano'n. May certificate din na binigay. Oo, may mga sertifikasyon ng katunayan. Nagtapos siya ng pagkatalubhasa sa pagpipinta ng mukha. Nakaupo man o nakahiga. Yan. Diyan dalubhasa si Jomen. Kasama ko rin si Erin. Una ko natapos kasi kumalis sila. Pero okay naman mag-makeup na si Erin. Eh. Kilin, anong masasabi mo na lapit ka na magtapos? Etong ano ha, may disclaimer ang paaralan. Hindi porket naka-toga picture ka, eh gagraduate ka na. Yun ang kalagay sa form. So, Kilin, sa tingin mo, gagraduate ka na talaga o nagpapapicture ka lang? Magbamarcha ba? Hindi po ba. So, wala pa na makasiguruhan yan. May nag-comment, ano raw kukunin mong kurso sa grade 11? Strand? ABM. Ano to? Business Mathematics. So, magaling ka sa matematika? Saktuhan lang. Pwede na. Hindi ba tayo hindi ginawa mo yung college? Kinuha ko yung wallet ni nanay. May anak. Huwag niyo masyado pinupuri ito si Kilin na keso maganda siya. Kasi lumalaki yung ulo. Tsaka meron siya mga pagbilang kung ilan yung makumuli sa kanya na maputi siya, na maganda siya. Ini-eskuran niya yan. Paano, Kilin? O, oh, tamo, mamin. O, oh, Kilin, ang harap. Kung sino po yung gusto magpa-makeup kay Jomen, maaari niyo po siyang kontakin. Nag-makeup talaga to sa mga ano eh, mga wedding. Wedding hindi, wedding oo. Hi! Abangan po natin mamaya mga kalihima, sa toga picture naman tayo mamaya sa school. Ewan ko pag, baka pagdating na school, hulas na yung makeup niya.
naman yung mga klase ni Kiling. Majinis! Tawang-tawa. Alam mo, may CAT sila. Kaya pareha sa kaway. Hunas na mga makeup nila. Ano masasabi nyo, nag-graduate na kayo, pero hindi pa sure. Saya. Pag-college mo pa, papayat ka na sa tingin mo. Tano nga sa walang sagutan. Giniagawa mo! Ayan. Ayan. Kaya kita after the pandemic, nakakalungkot lang ngayon yung mga high school kasi hindi nila naramdaman yung high school life. Diba yan yung pinakamasayang parte ng high school life? Hindi nila masyadong ramdam. Eh kasi nga dahil na pandemic, so puro online lang sila. Tapos yung online na yan, ewan ko kung may natutunan sila. Dahil habang nagsasalita yung teacher nila, nandun sila sa GC, nagdadaldalan. Waiting pa una ang tawag ng picture, kumain yung mga kukuha ng picture. So abangan natin. Parating na ang iba. Dito na tayo sa exciting part. Graduation day ng aking puti kaihan. Sabi ko sa'yo, huwag mo masyadong gandahan. At yung pagkakamalang ampong kita. Ayun ako nag-graduate na papunta kami ngayon sa venue. Ayan yung anak ko. O full makeup siya. Makeup ba yan? O daily makeup lang? Wala akong graduation day nga ng aking anak at ni-request niya tong kotse, mag-kotse daw kami. Eh dati naman kami nagmumotor lang. Bakit ka sa kotse? Akala mo naman may karangalang banggit ka kung maka-request ka ng sasakyan. Ha? Bakit kotse? Ayun kasi ano yung sa mask. Mauhulas daw ang mga pintura sa pes. Humiling ng kotse. Bakit wala kang karangalang banggit, Kiling? So pang ilang tap ka? Hindi ko alam. Quarter. Oh. Five. Anong average ang hinahanap? Ba't hindi 90. Ka naka... 90. So, anong average mo ngayon? 18. Ako naman, 1 point na lang, Kiling. Sa point system, nagtatalo eh. Kala ko pa naman, aakit ako ng entablado wala para sabitan ka ng medalya. Ha? Walang aakit ng stage. Bakit? Bakit? Walang aakit ng stage. Bawal? Iba na talaga ang graduation ngayon. Actually, bali yung odd numbers at even numbers ng mga section, hinati siya. May pang umaga at may pang hapon. At napunta nga kami sa panghapon. Kaya papunta kami ngayon doon. Magugulat yung mga tao. Bakit may kotse kami? Abangan natin mamaya, ah, mga kalihim. Ah. Huwag kayong bumiti. Marami pang exciting part na magaganap sa araw ng pagtatapos itong aking anakers. Bye! Bye mga kalihim! Oh! Tapos na yung moving up. Dati ang tawag lang sa moving up graduation. Hindi ko na videoan si Kiling sa sa pag-akyat na entablado kasi nga bawal nga. Kaya ka nga may ganito eh. Kaya may ganyan. Kasi para pipicturan ng photographer. Nakuha mo na ba? 100 yan ha, Kiling. Kailangan makuha natin ng litrato mo. Paano yun? Kukunin mo yan ha.
binayaran ko ang ribbon. Proud ako dito sa anak ko to. Masipag ko sa online eh. Ewan ko lang pagdating sa face to face. Masipag ko sa online. Marami nakaminimize sa laptop niya. Alam nyo na. Eh, masipag talaga to. Si Kilin. Proud ako rito kay Kilin. Grade 11 na siya. Madali na raw ako dahil dami na raw nakatingin sa amin. So, ayun nga. At habang nakaupo ako dun sa auditorium, habang nagmamarcha sila, naikumpara ko yung sarili namin nung gumagraduate kami ng high school. Kasi dito rin kami graduate sa MAPA. Dati kasi, kompleto kami. As in, ang dami-dami namin. Tapos pinapatugtog yung talagang farewell, yung marcha. Ngayon, hindi na. Binago na nila. O, iliba na nila ang version. Pero hindi na talaga yun. Yun ang inaabangan ko kasi mas nakakaiyak yung ganun eh. May mga patimsong na sila. Proud ako rito kay Kilin. Natapos niya ang grade 10 na dating 4th year high school. Ngayon, grade 11, 12. Ganyan. K-12 na. Ay, nasa K-12 si Kilin. Grade 11 na siya sa pasukan ulit. Huwag ka muna mag-asawa, Kilin. Hindi porket nakatapos ng high school, mag-aasawa niya. Eh, naku, puro sabi lang, ha? Ang kabataan ngayon, alam na, ha? Kaya mga kalihim, sana nag-enjoy kayo sa panonood na to. At huwag nyo naman kalimutang i-subscribe itong channel ko. Ayan, may subscribe yan. Pindutin lamang po yan. And hit the notification bell para updated kayo sa aming mga vlog. Bye, mga kalihim! Bye!